Well mga idol, sa post-game interview nga ni Dillian Brooks matapos ng laban nila kahapon against nga sa Los Angeles Lakers ay meron nga siyang shinare na sikreto ng tamang pagdepensa nga daw dito kay LeBron James. Pero bago nga natin mga idol, painiti ng inyong ulo sa pamagitan nga ng pagbabasa nung sinabi ni Dillian Brooks ay tingnan muna nga natin yung naging performance ni LeBron laban nga dito sa Grizzlies. Well, masasabi natin base sa standard kay LeBron James, this is an off game for him. 23 points, 9 rebounds, 6 assists, 2 steals, 2 blocks, on 38% shooting sa field, 8 out of 29, at 1 out of 5 sa 3-pointers, 20%. Well, ang off game para kay LeBron James ay 23 points, 9 rebounds, and 6 assists. Usually, sa mga ibang NBA players ay career high na yan, pero dahil ito ay si LeBron James, grabing standard nga ang meron sa kanya. Kaya naman off game ito. At matapos nga niyan ay ito lang si Dillian Brooks ay hindi na napigilan sa kanyang interview na parang nagmamalaki pang ang sinabi kung paano nga daw depensahan si LeBron. Panoorin natin mga idol ang napaka-cute na si Dillian Brooks. He doesn't want to go on that. I was just maybe going to go left all game. And he was settled and he would pass the ball. And that's my method and that's what I... And then play physical with him continuously, bump him all the time, and don't let him take easy shots. Well, ayon nga sa kanya, ayaw nga daw ni LeBron James na dumrive ng pakaliwa. Kaya naman ganyan ang ginawa ni Brooks, make him drive to the left all game. At si LeBron nga daw ay magsisettle na lang kung ano ang ibigay ng depensa or ipapasa na lang ang bola sa kakampi. At pinisikal nga rin daw niya itong si LeBron James sa laban. Lagi niya nga daw binabangga ito at hindi niya nga rin daw hinayaan na tumira at makakuha ng easy shots. Yan nga daw ang sikreto para sa depensa na maganda dito kay LeBron James ayon nga sa Memphis player na si Dillian Brooks. And once mga idol na ito nga ay maipost sa social media ay agaran niyang tinroll siya nang hindi lang basta mga Lakers fans pati na rin ang mga NBA fans. Eto nga na naman daw ang mga Memphis player mga idol kahit natalo na ay hindi pa rin talaga nawawala ang hangin sa ulo. Talagang nagyayabang pa nga rin daw. At mga idol matapos nga niyan ay binigyan na ng napakaraming ebidensya itong si Dillian Brooks na mali nga ang kanyang sinabi patungkol kay LeBron. Ayon nga dito sa Synergy Sports Tracks, this season si LeBron James ay mas marami pang ang drive sa kanyang left. This season 50% mga idol over sa right na drive na 41%. At umi-score nga si LeBron James ng 0.20 kapag nagda-drive siya sa left kumpara nga sa 0.976 lang kapag sa right. Last season mga idol ay mas komportable rin si LeBron James pag nagda-drive siya sa left dahil umi-score nga siya ng 1.057 per possession kumpara naman dito sa 0.987 na right drives points per possession. So in short mga idol, itong statistics na ito ay nagpapaliwanag lang na mas komportable pa nga si LeBron James at mas umi-score pa siya kapag nga sa left siya nagda-drive. So mga idol, burado na nga agad, supalpal na agad itong naging statement na ito ni Dillian Brooks. Hindi nga tugma yung statement niya mga idol ayon sa numbers, ayon sa statistics the last 2 seasons. At grabe nga rin daw kung makapagsalita at makapagyabang itong si Brooks na kung paanong depensa si LeBron. E kahapon nga daw ay palaging tinitriple team si LeBron at hindi lang siya ang nagdi-defend dito. Every time nga daw naawak ni LeBron ang bola ay immediate double or triple team. Kaya dapat daw hindi nagsasalita at nagyayabang si Brooks mga idol dahil hindi niya naman dinepensahan si LeBron James ng 1-on-1 lang. Pero anyways nga mga idol ay nais ko ngang malaman kung ano ba ang inyong opinion, inyong komento dito nga sa payag ni Dillian Brooks patungkol kay LeBron James. Komento niyo lamang yan mga idol para mabasa nga natin niya sa ating comment section.